Dahil baka hindi ka mas maganda doon. Alam, pagtingin mo ng mukha, hindi na maganda. That's a performance! Hindi na performance. Dapat maroon. Ay, ako lang ang liyaki ng babaero na. Ano na ka mo? Dahil. Ay, ano sa liyaki, sir? Dili ko sa babaero. Dahil, he's got one, sir. Dahil. Nay, Dai, if you're going to ask me, Dai, okay, now, will I leave my boyfriend in case babaero? So, why is it that it becomes an issue to most women? Why? 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 Ma'am Daryl, Ma'am Daryl? Why do you think? Ano, sir? Why do you think that it is loyalty is important to you? Siyempre, mukha na po, kita ng tao na faithful sa ato kay for long time relationship pa ng ato kita. Pwede kong flirting roon. Oh, pagkatapos, oh, number one qualification is faithful dapat. Now, like for example, when you're still, when both of you are still boyfriend and girlfriend. Madigdig ka sa hala, sige. Do you think, carefully, do you think it's important that that guy must be faithful to you? Sir, in every relationship, if both of you are serious, it's important ang faithfulness. But if gusto rin nyo ng short-term relationship, the inanara flirting ra, di pa ka mo gusto ng commitment, then na, no, matter man. It's on love. Wow, naman. So in other words, if ever you're going to have a relationship, again, you are now looking into somebody who is a material forever. Yes. But to tell you, darling, if ever that guy is, because according to you, faithfulness is very important, uh-huh, and then you see that he is not really that faithful to you, so let him go. So, my bother. My bother to be sad. Dai, ang ganda mo, Dai. Hindi ka naman mukhang ala. Matalino ka pa, diba? Anong subject sinawakan na? Mathematics. Oh, marunong ka pa mag 1 plus 1, 2 plus 2. Dai. DOST scholar. DOST scholar ka. Dai, ang sayang sa'yo ng Department of Science and Technology kung magpakaluka-luka ka lang. Here's my advice for you. Ha? Actually, because if ever you're going to invest in love, and always remember, okay, in case if you're going to invest in love, do not give so much expectation, because with high expectations you get the low disappointment. And most, and just put it this way: I am in a relationship. I want to know the person, his character, his values, and if ever he fails, that's all. So that is what I meant, is that do not invest so much with your emotions, because sometimes in the process, because we women, we are really that weak, emotionally weak, because men tend to play with our emotion and we are a willing victim as well. Huh? Sir, abot ka na natin ang emoji. Para hindi mo makilaya. Diba? Para hindi makilaya na invest ni Maunta na. Pero later on, yung manager ko sa Marina na hindi ba sa Giyapon Tanan para sa Giyaga? Okay. For me, what is very important is that even if I am going to give up my virginity for the guy, for me, nothing is lost. I still have my dignity within me. Maybe because we're just two Filipinos. Maybe for us, virginity is really important, because for me, it's also very important that I should know his size, whether it can satisfy me every night. Oh, you are really, I'm so sorry. Because sexual compatibility is also important in a relationship. Because whether you like it or not, I demand the performance. Huh? I want to feel the Oh my God, I want all those calisthenics. Huh? Na-always at akin naman na nag-iba ng layaki. Okay, now,
But if ever the guy is never satisfied with my performance, and then I should let him go. Because to tell you honestly, it's just so pity that we in the Philippines, if ever the girl is virginized, we devaluate the girl. But for me, it's not. I'm very sorry. It's just that, what do you think will happen to the guy if the guy is also virginized? Does he lose her, what you call, respectability? No, he's not. And that is being too, I should say it, that is too gender-like to some extent. Because if the guy enjoys the so-called masculinity and the so-called the privilege of doing so, we women must have also that privilege. Because aren't we in the 21st century now? Diba naman? So girl, kung sakasakali mainiwan ka na niya, it's not, oh, kung baga, it's not your loss. Your loss. Ha? Diba? It's his. Ang sabi mo pa nga, matalino ka, mathematics, diba? D-O-S-T, scholar. Ang dami pang, you have things to do, people to impress, and places to go. Darling, don't cry. Magpaka-martyr mo si John. Ay! Ay, Dai! Magpaka-martyr ka ha? Anong ibig sabihin? Kumiya ka pa at nangaji ka pa na yung lima ka, mag-imaya ka, Maria? Ay, darling! At pagkatapos mo, pumunta ka pa siguro, pumunta siguro ito sa cemetery, nagdadala ng kandila na itim pagkatapos sinabi mo pa, walang iyak, lalaki ka, mamamatay ka. Diyos ko, darling, hindi na ngayon uso si Vilma Santos, uso na ngayon si Ellen at Darna, Ivana Alawi. Darling, sila na ang dapat ng mga idol sa pamumuhay na to. Darling, makeup! Ha? Magpa-makeup ka, Day! Pagkatapos mag-high-heel ka, mag-guwan ka lang, Day! Kanang-kanang mga punggit-punggit na short para ang daming mga lalaki. Ilagay mo yung pangalan mo as well as your cell number sa lahat ng mga CR ng mga lalaki. Ang daming CR ng mga lalaki dito. Sabihin mo doon sa mga criminologists, I am a teacher in mathematics. Diba? Ang saya-saya, darling. Pagkatapos kung within 24 hours, wala kang tumatawag sa iyo. Press, mag-distribute ka doon sa trade school. Pumunta ka sa Singapore. Pagkatapos, ilagay mo lahat ng mga FB mo. Pagkatapos, of course, pagkagabi. Sir, gamit yes. Mo lang na malimos naman ko ng pag-ibig. Oh, no! Sir, ang pag-ibig ko, sir. Sir, ang pag-ibig ko, yan na dyan. Hindi ko mamalimos. Ganun ko lang patop ako sa mga. Darling! Ano sa gabi maghanap, sir, kuman, sir, okay na ako sa pagkasibo. Ay, maldita! Malaki ka! Okay nga ako pagdating sa bahay! Gaga, magpakatotoo ka, ito lang masasabi ko sa'yo. Ang ibig ko lang sabihin doon, those are maybe hyperbole, but those are simply trying to tell you that there are a lot of fishes in the ocean. Don't wait, I mean, hello, darling. You look at yourself! Diba? Why don't you travel? Go to Europe! Diba? Kahit na magka-COVID-COVID ko. Diba? Because our tendency is, like for example, if somebody closes us, if the end of the world has come to us, that should not be the case. If ever one door is closed, that means to say another door is opening. Yes. Always believe in God. Ha? Huwag ka naman umiyak! Hindi pala sa iyo at umiyak ko, sir. Kung saman ito na lalaki, gwapo, nakaiyak ha? Ay! Ihatak sa ako ang number! Ay! Hindi nila, bayo, ignorari! Ah! Sige na, sir. Pero ako, balita ako, kasulti na lang dito sa iyo, darling. Yes, yes, ha? Lalaki lang yan sa buhay natin. Marami pang darating. How old are you? Pila? Susday ka, uyagang ba dyan? 20 pa ka ba?
ay, tipa ka ba sa dado? Napaka-desperada ko. Ako gano'y ragada ako magpongwa na bagay 26 na ako. Darling, huwag naman. Darating ang mga right person sa ating buhay. Maybe maybe tayong pagmamatay mga girls, siguro maybe at the age of 25, oh? I mean, sir, 26 naman ko. Oh yes, that's why I am 1 year late. Oh, I'm already 26. Pero sa akin lang, the reason why I believe in that age is simply because I think kahit papaano you are financially stable, you're stable with your job, as well as your reproductive system is really that mature already. And these are the things I am trying to consider. But I don't want you to get buntis at the age of 40-something because you might produce a mongoloid. Huh? Not too early as well, because when you're too early, when you wanted to reach that higher positions in life, it might become your hindrance because you have to consider your family, you have to consider your kids. And that's why I would tell you that if ever everything is already in place, your profession, your ambition, you're ready, emotionally stable. Huwag ka na magpangajig nga ito na dahil kaluyan! Kinsa may halang sa lalaki? Kinsa may halang sa lalaki? Sir, tagkalintan ko na, sir. Basi ka nung palit nga ito na munyika nga ito sa ito niyo ni City Tulu, yawa ko. Ayaw na na ito. Uyaw mo, good design na she's na kasi. Okay. She's okay, pero but she's crying within. Uyan, natapos na sir. One day na. So bali kahit magpaano, umiyak ka. Yes. Darling, dapat nag-celebrate ka ng iniwan ka. Freedom? Oh, freedom! Ikaw na wala ang may-ari ng damdamin ng minahal mo. Isang